magandang araw doon sa Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong kabilis kilo, Vincent Rong Agustin, at ito po ang panibagong edisyon ng Pilipinas Bilis Kilos. At ngayong araw, makakasama natin live na live dito sa Bilis Kilos Studios ang lalaban sa atin sa Senado, Kuya Jopet Sison. Magandang araw, Vincent Jerome, at magandang araw po sa lahat ng nanonood dito sa Pilipinas Bilis Kilos. Umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Una po sa lahat, maraming salamat, Sir Jopet, sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Umpisahan na po natin ang ating kwentuhan, mga kasama. Ang unang tanong, sino ba si Jopet Sison? Si Jopet Sison, batang Cubao. Diyan ako lumaki. Kaya nga pag nagpapakilala ko, ako'y lumaki sa New York, lumaki sa Detroit, sa Denver, sa New Orleans, sa Chicago, ang dami. Pero ito ay pagkaliko mo ng Denver, papunta ng New Orleans, ang tumbok nun, Ermin Garcia. At dyan ako lumaki sa Ermin Garcia. Kaya pamilyar ako sa Immaculate Conception Parish, sa Nepa Cumart, sa Ramon Magsaysay High School. So yan, dyan ako lumaki. Dyan ako unang naglingkod. Dahil yan ang kinamulatan kong komunidad. Nagbarangay kagawad ako sa barangay pinagkaisahan. Doon ako namulat sa serbisyo publiko. Sa murang edad, ako'y miyembro na ng lupong tagapamayapa. Bilang naglingkod sa barangayan, ano-ano po ang nagawa ng isang Jopet Sison? Ang maganda sa barangay, ito ang forefront ng public service. Dito talagang gigising ka ng madaling araw dahil may nag-aalitan na magkakapitbahay. So direkta ang serbisyo, at sa lupong tagapamayapa, talaga namang matututunan mo kung paano balansehin ang panig ng bawat partido. Pipilitin natin na sila ay magkasundo sa murang edad. So habang ako'y nasa barangay, ako rin ay nag-aaral ng abogasya. Natapos ako ng abogasya sa Manuel L. Quezon University. Pagkatapos kong gumraduate ng Marso ng 1992, eleksyon na ng Mayo. So tumuloy-tuloy ako sa kampanya bilang konsyal sa kabutihang palad. Ay nanalo bilang konsyal, at yun, nagpatuloy na yung aking paglilingkod sa gobyerno. Sir Jopet, no, talagang matagal na kayong kilala sa ating bayan. Pero higit dun sa nakikita natin sa television bilang host ng Ipaglaban mo, kasama ng iyong tatay, ay hindi alam ng karamihan na kayo ay naglingkod sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ano po ako talaga? Yung aking paglabas sa telebisyon, isang parte lang po ng buhay ko yon. Ang karamihan ng buhay ko ay paglilingkod sa serbisyo publiko. Nung ako'y nagsilbi bilang konsehal, 6 na taon po yon. Dun sa period na yan, akong may pinakamaraming ordinansa at pinakamaraming resolusyon na naipasa. Umabot sa mahigit 250 na ordinansa at resolusyon. So, ako'y gumraduate ng batas at nagpatuloy sa paggawa ng batas. Pinakamagandang attendance. Sa aming, dito sa Lungsod Quezon, ang tawag sa akin ay Ama ng Toda. Dahil ako ang may akda ng Quezon City Tricycle Franchising Ordinance. Nung panahon na yon, dinedevolve pa lang ang function sa national government, sa local government. So, dinevolve ang function ng tricycle franchising. Tayo ang nag-akda nung Quezon City Tricycle Ordinance, binigyan ng boses ang mga toda na maupo sa Tricycle Franchising Board. Kasama rin ako sa gumawa nung pamantasang politekniko ng Lungsod Quezon. Nandun yun sa may Quirino Avenue, na hanggang ngayon pinapakinabangan pa rin ng mamamayan ng lungsod. So yun, ako'y 6 na taon sa sangguniang panglungsod. At nakita naman ng mamamayan ng Lungsod Quezon, kapag ako ay inihalal sa isang posisyon na gumawa ng batas, ay 101%, yun ang aking ginawa. Sir Jopet, dahil sa husay ng inyong pamamahala, kayo ay na-appoint sa ilang national government agencies.
Tama, pagkatapos ko dun sa pagiging konseho, na-appoint ako na Assistant General Manager sa National Housing Authority. Apat na taon ako doon. Ang NHA, yan ang ahensyang production arm ng gobyerno sa pabahay. So ito yung gumagawa mismo ng mga bahay. Resettlement sites, relocation areas, yung mga naninirahan sa danger zones, at yung mga pinakamahihirap na mamamayan ng Pilipinas, binibigyan ng pabahay, ginagawa ng pabahay ng National Housing Authority. Pagkatapos ko sa NHA, na-appoint naman ako na presidente ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ito naman yung nagpapautang para sa pabahay. Ang pinakatrabaho ng National Home Mortgage Finance ay yung secondary mortgage market. Ito yung nagtatawid sa pondo ng pabahay magmula sa pondo pagpapagawa. Nag-i-issue ng bonds. Ang tawag namin nun ay bahay bonds. Para naman yung capital market, yung mga itong mga nasa stock exchange, itong mga sektor na nasa finance, ay makatulong sa pagpopondo ng pabahay. So yun ang pangunahing trabaho ng NHMFC. At nung panahon po na yan, medyo pagpasok ko sa NHMFC, ang tawag nila nun ay pa-sunset na. Medyo pababa na at halos tatanggalin na. Pagpasok ko po, nag-reorganize, nag-rationalize, tiningnan ko yung pangunahing trabaho ng NHMFC, na-implement ko. Isa sa mga kauna-una ang ahensya na nag-implement ng EO-366. Ito yung government rationalization plan. Nabawasan yung number of vice presidents. Parang nung panahon is 7 yata, naging 2 na lang. At yung manpower, nabawasan ng kalahati. Nakapagtayo ako ng isa pang ahensya, yung Social Housing Finance Corporation, para yung social housing functions ng NHMFC na ilipat po natin dun sa SHFC na ngayon ay gumagawa ng Community Mortgage Program. So yun ang aking naging trabaho sa NHMFC. At sa totoo lang, nung ako'y naupo po dyan, dyan lang ako nakapirma. O Vincent, ng cheque na nagkakahalagang 5 bilyong piso. Sabi ko, isipin mo, pirma sa cheque na 5 bilyong piso, halos 2.3 at 2.5, 2.6 or 2.7 billion na ibinayad sa Pag-ibig at sa SSS. Yan yung naging utang ng NHMFC sa pamamagitan ng ating restructuring at pagsasaayos ng mga mortgages. Nabayaran natin ang Pag-ibig at SSS ng ganung kalaking halaga. Sir Jopet, sa hinaba-haba ng inyong paglilingkod sa serbisyo publiko, ano ba ang pangarap ng isang Jopet Sison? Tayo ay namulat sa mga problema ng bansa. Isipin mo, ako sa barangay pa lang, nakikita ko na yung problema ng lungsod, problema ng bansa. At lagi naman tayo nangangarap na sana maiangat natin ang antas ng buhay ng mamamayan. Kaya't ang aking pangarap ay makatulong sa kakayanan ko. Ako naman ay may kakayanan bilang isang nagtrabaho sa legislatura, at aking pangarap din na makatulong sa ating bansa sa pamamagitan ng legislatura, pagpasa ng mga batas ng mga polisiya para makatulong sa magiging presidente. At sa aking palagay, wala nang iba yan kundi si Yorme Isko Moreno, at makatulong naman sa ating mamamayan. Sir Jopet, ngayon na papasok na itong 2022 election and you filed, kumbaga, as a senatorial candidate under Aksyon, what made you decide to run for Senate? Ang nais ko ay maglingkod sa legislatura, whether yan ay sa Kongreso or sa Senado, pero ito nakita ko pagkakataon na makaikot sa buong Pilipinas, malaman ang problema ng bawat sulok ng mga mamamayan sa Pilipinas, at sa posisyon na ito, mas malawak ang serbisyo na maihahatid natin sa mamamayan. So if we are looking for a chance to make a difference, to have an impact, and to initiate significant changes, I think this is the best position to
to run in. Sir Jopet, ngayon na kayo ay kandidato na, officially, ng Aksyon Demokratiko, ano ang mga isusulong na batas ng isang Jopet Sison sa Senado? Napakalawak ng aking paglilingkod sa gobyerno, lalo na sa legislation. At nung ako'y nasa ahensya ng pamahalaan sa pabahay, nakita ko rin taon-taon kung ano yung pinaka-importanting batas. Yan ay yung budget. Pinaka-importanting batas kada taon. At dyan umiikot ang takbo ng gobyerno. So bilang isang nasa legislatura, kailangan nating gawing transparent ang budget. We have to democratize the budget para napakaraming mata ang tumitingin. Habang maraming mata ang nakatingin sa budget, naiiwasan ang corruption, naiiwasan ang pagtago ng pondo. So nais natin gawin yan. Democratize it and introduce line item budgeting. Specific tayo. Kung kayo ay nasa legislatura o nasa executive, gawin ninyo ang inyong trabaho, detalyehin ninyo yung inyong budget at ipakita natin, ilagay natin sa budget, hindi yung naka-lump sum. Kasi doon sa lump sum, kung minsan doon natin naitatago yung mga pondong pinagkakakitaan, at yan nga tinatawag na pork barrel. So that is one of my agenda, transparency in governance, focusing on line item budgeting. Nanggaling ako sa pabahay, so halos 11 years ako sa sektor ng pabahay. Tatlong ahensya ang aking napuntahan, NHA, National Home Mortgage Finance, at kabilang din ako sa Social Housing Finance Corporation. So, yung kaalaman ko dyan, nais ko rin ibahagi na makapag-contribute ako sa pamamagitan ng legislatura, sa pagko-coordinate sa magiging presidente, kay Yorme, upang maayos ang pabahay sa buong bansa. Ngayon, Sir Jopet, ito yung maraming tanong ng ating mga kababayan. Why did you join Aksyon Demokratiko? Ang dami ko rin partidong napuntahan. Matagal ako sa Liberal Party. Magmula nung kagawad hanggang sa naging konsehal, hanggang sa nagpulong na lang sila, hindi ako inimbitahan, at nawala po ako sa Liberal Party. Nasama na rin po ako sa PDP Laban, dun sa isang grupo na nakafocus sa Lungsod Quezon dahil nagustuhan ko yung kanilang plataforma. Naimbitahan po ako ngayon dito sa Aksyon Demokratiko. At bago ako tinanggap, duman po sa proseso ng pakikipag-usap, ng interview, ng babasahin tungkol sa partido. At alam nyo ang kagandahan sa Aksyon Demokratiko. Nandun eh, ayun na yun. Aksyon, agarang galaw, agarang paghahatid ng serbisyo, at demokratiko. Yung demokratiko doon ay partisipasyon ng mamamayan. If we call ourselves a democratic country, we have to consult the people. There should be people's participation in governance, in adopting policies, and in dealing with issues. Yan ang kagandahan ng Aksyon Demokratiko. It is really democratized governance, and in so doing, we involve the population. There is transparency. There are checks and balances because people are looking at what we are doing. I agree, Sir Jopet, no? Talagang kailangan kasama natin ang taong bayan sa pagpapatakbo ng gobyerno. Kailangan naririnig natin yung boses ng taong bayan. Importante po yun, dahil sila naman ang ating pinaglilingkuran. Marami sa mga namumuno, iniisip yung kanilang solusyon sa bansa na parang sila na lang ang tama, at kuminsan sarado na sa pananaw ng mamamayan. Kuminsan pa nga, ipinipilit pa ng ipasubo sa mga mamamayan. Kaya importante na hindi tayo dun sa mindset na parang tayo lang ang may alam, tayo ang Diyos, tayo ang masusunod, dahil tayo ang matalino. Hindi po ganun. Ang pinaglilingkuran po natin, sila po ang nararanasan nila kung anong nangyayari sa kanilang lugar. Mas maganda po, imbis na ang isip natin, tayo ay nasa taas, ay bumaba tayo. Nang sa gayon, malaman natin kung ano ang nangyayari sa baba.
nang malaman natin kung paano sila paglilingkuran. So, Jopet, punta tayo ngayon sa mga light questions. Dahil kanina pinag-usapan na natin yung iyong napakahabang paglilingkod sa pamahalaan at iyong plano sa ating bayan na isusulong natin sa Senado. Ano ang mga hobbies ng isang Jopet Sison? Ako'y mahilig sa ano, sa sports. Nung ako'y nasa kolehiyo, tennis, varsity tennis ako ng sa Ateneo. Tapos nag-swimming din ako. Pagka sa bahay, kalaro ko ng basketball yung mga anak ko, nung sila maliliit pa, pero ngayon na malaki na, talaga namang hindi mo na makalaro dahil hindi mo na makabot yung bola pagka inuha ka nila. At ngayon, madalas ako nagba-badminton. So, dati medyo competitive ng kaunti, pero ngayon, pampapawis. So, maliban sa sports, syempre, kayo, pamilyadong tao, kapag kasama ang pamilya, ano yung parang paborito nyo na pagkain sa mesa? Hindi ako mapili sa sa pagkain. Talagang kung anong inilatag doon, ayun ang kakainin ko. Hindi rin ako maano naman ang aking panlasa, kahit ano po yan. Ako, kinakain ko basta inilatag. Sa pamilya, ganun din naman yung aking mga anak. Kung ano yung binigay sa kanila, yun naman din ang kakainin. Maganda, pagka kami kumakain, yung usap-usapan, tawanan ng tawanan. Alam niya naman yung mga kabataan ngayon, yung millennial ng mga anak ko, tinuturuan nila kami na medyo may edad na kung ano ba yung mga uso po ngayong panahon sa mga millennials. Talagang kailangan sumabay ka kung ano yung trend sa kanila. Sabi ko nga pagka nagkakaedad ka, ang hirap palang pigilin ng pagtanda. Pwedeng mapigil yan pag ikaw ay lagi nag-exercise at pag ikaw ay nakikipagtawanan at na ipapasok niyo sa inyong isipan yung mga bagong pamamaraan na ginagawa ngayon ng mga kabataan. So, Jopet, ikaw ay lumaki sa kasama ang iyong tatay na tanyag bilang abogado. Ano ang moral lesson na nakuha mo or itinuro ng tatay mo sa iyo? Yung tatay ko, ako lumaki na halos sa bahay kasama yung nanay, pero nandun yung presence ng aking ama sa aking buhay. Nakita ko siya na napakasipag magtrabaho. Walang pagod magtrabaho. Minsan umuwi ng gabi dahil sa kakatrabaho. At nakita ko siya na malapit sa Diyos. Dasal ng dasal. Tapos pagdating naman sa disiplina, hindi niya kami pababayaan. Ako'y nakatanggap ng sinturon pagka mayroong maling nagawa nung mga panahon na yun. Ganoon ang disiplina ng mga kabataan. So, ako'y nagpapasalamat sa tatay ko dahil siya ay madasalin, siya ay may takot sa Diyos, siya ay masipag magtrabaho, at tunay na naging disiplinaryan upang mapalaki ang kanyang mga anak. Sir Jopet, bilang pangwakas, ano po ang nais niyong mensahe sa ating mga kababayan? Siguro ang mensahe ko sa panahon ngayon, malapit na ang panahon ng eleksyon, napakaraming salita tayong maririnig. Napakaraming fake news. Maraming nais manlin lang. Meron din namang gusto magsabi ng totoo. Sa dami ng usap-usapan na yan, maraming pagkakataon na kayo ay malilito. Malilito tayo. Hindi na natin alam ano ba yung totoo, ano ba yung sinasabi niya. Kahit na mag-Google ka, ang hirap alamin kung ano yung totoo. So, tayo ay malilito. Pagka tayo ay nalilito, at tayo ay kailangan mag-desisyon at pumili, tingnan natin yung ginawa. Tingnan natin kung anong ginawa ng namumuno. Makikita mo sa loob ng 2 taon, ang daming nabigay sa mamamayan.
Sasabihin nila, nagmamadali. Eh kung yung taong yun ay nagtatrabaho ng 10 taong gulang pa lang siya at nabigyan ng pagkakataon na maglingkod at magdesisyon, abay talagang nagmadali. Nag-deliver na napakaraming proyekto dahil alam niya ang pinagdadaanan ng kanyang pinaglilingkuran. Pag tayo ay nalilito, tingnan natin yung ginagawa. Yung nagawa nang malaman natin kung anong kaya pa niyang gawin at nang malaman natin kung anong pwede niyang ihatid sa mamamayan ng bansa. Ang panghuling pananalita ko po, suriin natin ng maigi ang ating mga kandidato, tingnan natin kung sino ang tunay na gumagawa at yun ang iboto natin na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Jopet Sison. At muli po mga kasama, ang nakasama po natin ngayong araw na ito, ang maglalaban sa atin sa Senado, Kuya Jopet Sison. Muli, maraming salamat mga kabilis kilos. Maraming salamat po ulit, Sir Jopet. Maraming salamat. Salamat sa pagkakataon nito. Maraming salamat po at Pilipinas, God first.